Hello! Magandang hapon at ngayon po ay mag-update tayong muli sa mga top trending stocks. And syempre, don't forget to subscribe sa ating channel and pakapress na rin po si all button para palagi po tayong ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin. Ayan. Subscribe po tapos pakiclick si all button. Ayan. Maraming salamat ayan, sa mga subscribers natin and sa mga magsasubscribe pa. Ayan, so let's start with the twist, medic. Ayan, so bagong salita ulit to. And silipin natin sa daily chart. So sa daily chart guys, we have here a nice rally, ano. Pero pag sinilip natin to, ayan, sa weekly time frame natin. Okay, so we have here a solid ano run up, ah, di ba? Okay, from here, okay, sa 0.56 okay, or sabihin natin sa 0.57 yung kanyang bottom eh, dito guys eh, no, dito. Okay, tapos nag-reheat ng higher low, low tas higher low dito. And sa part na to guys, pag sinilip natin to, ayan, sa weekly chart. Okay, resistance na to guys. Diyan, malapit sa 0.79. Or sabihin na natin sa 0.8, ano? Okay, basta malapit dyan guys. Ayan. Tapos balik tayo sa ano, sa daily chart. So sa daily chart, malapit na siyang mag-overbought. So halos almost na ano. Ayan. So halos overbought na siya sa 0.8 yung ano natin dito resistance. Tapos yung next is saan? So based dito sa daily chart natin, okay, possible dito. Ayan, 0.85 let's say. Okay, basta malapit dyan. Ayan, para meron lang tayong idea. 0.8 tapos 0.85. Support, since malapit naman na sa may resistance. Ayan. Support natin. Possible. Ayan, so dito pwede, no? Support 0.737. Okay, malapit dyan. Or even dito. Okay, so dito guys, pwede rito. Sa 0.768, ano. Ayan, pero mas kita kasi yan sa lower time frame. Ayan. Okay. 0.739 or sa 0.74, malapit, ano. Okay. So, ito yun. And yung next is dito guys. Sa 0.77. Dito, malapit po dito. Ayan. And sa lower time frame is overbought na siya. Okay. So this is prone po sa pullback. Since ay overbought na sa ano na. Sa lower time frame, itong si medic. Ayan. So, i-check naman natin si DMC. Okay, talagang matigas si DMC. Ano, hindi nawawala sa top trending. Always trending siya, guys. Ano? Solid, solid. Okay. Ay, solid tuloy. Ayan, so DMC tayo, DMC. So, kay DMC, guys. So, halos same lang din. Walang pagbabago. Okay. So sa part na to, medyo nag-retest naman dito sa may resistance sa 10.37, ano. So same lang din support sa 10 or sa 10.1 or even dito ano sa may trend line natin sa 9.9. Ayan.
So same lang din yung sasabihin natin dito kay DMC. At wala namang pagbabago. And so nag-retest lang dun sa may ano. Ayan, sa may resistance ano. Ayan, tapos sa lower time frame, lower high dito eh. Ayan, no? High to lower high. So in short, medyo bearish siya for now. Okay. And kasi kung papansinin po natin to, kasi malapit na siya sa trend line eh. Diba, resistance na to eh. Ayan, oh. Since ano to? 2019. O, diba, resistance yan. Okay. So, retest siya tapos rejected pa rin dun. Ano? Ayan. Tapos, isunod natin si ano? FNI. Okay, nagbabalik loob si FNI. Ayan, so medyo matagal mag-save, guys. Matagal mag-save. Okay. Next is FNI, ano? FNI. Okay, silipin natin. FNI. So, dito guys, kay FNI. Parang hindi ako sanay ng ganun, ha? Ayan. FNI, guys, is what? Ayan, so retest na to dito sa may resistance natin. Halos, ano? Okay, so almost. Ayan, sa 2.23 kasi yung kanyang resistance before. Or yung support before, ano? Tapos ngayon is nag-act as a resistance na. Ayan, sa 2.23. Tapos ito, pwede pa natin to extend. Ayan, diba? Ayan, kasi trend line to. Since May 2022, 1, 2, 3, 4, tapos yun, ano? You have here a bounce. Bounce, play, tapos retest dito, guys. Ayan, sa ating resistance. So, sa part na to, tingnan natin kung siya pa ay magre-retest dito, no? Halos sa, ano natin, sa 2.23. Or even dito, guys, sa 2.27. Ayan, tapos i-check natin sa lower time frame. So, sa lower time frame is medyo nag-pullback na, guys, ano? Ayan. Still, weak pa rin to. Ayan, kasi ano siya eh. Below 50 pa rin yung kanyang value. O sabihin natin, below 60. Okay. Ayan. So, still bearish. Ayan, pero nag-ano siya, ano? Nag-rally nga. So, ilang percent yan? Okay, from here. Okay, sa trend line na lang natin i-start, ano? Or simulan. Tapos hanggang dito sa may peak. Ayan, so halos 11% guys. Or 12%. Ayan. Okay, tapos try natin i-save. Okay, ayaw. Okay, bayaan mo na guys. Medyo mabagal yung internet. Ayan, converge. So, dito guys, kay converge. Laglag. Okay, so laglag na to guys. Ayan o. Laglag na guys dun sa may sinasabi nating support. And sa part na to. Okay, so possible na talaga malaglag dito at mag-retest ano, sa 12. 12 guys yung previous bottom natin dito eh. Ayan.
since noong ano October 5. Ayan. So let's see. Still bearish pa rin naman kasi talaga. 'Di ba? Ayan. So possible is babalik tayo dito sa 12. 12-12. Ayan. So same lang din dito. Still ano pa rin, weak pa rin ano. Since tayo ay nasa lower time frame. Ayan. Okay, so halos alam naman pinagbago. Still bearish pa rin. Tapos dito, okay, so medyo nag-rally ng slight. Konting-konti. O, diba? Ayan. And sa part na to is medyo nag-hold dito sa may sinabi natin, ano? So, 65 malapit. 67. Okay. And sa lower time frame, so, possible, kung di po siya mag-hold dito is, eto na, si 25.05. Ayan, yung support natin. Ayan, sa lower time frame. Ayan, so, possible yan, ano? First, sa 25.05, malapit dito. Ayan. Tapos, yung pangalawa is dito, guys. Sa 24.35 dito malapit dyan. Ayan. So tingnan natin, let's see. Tapos next po natin is si ABA. Okay. For ABA, ayan, so switch muna tayo. Ayan, so nag-hold naman dito sa may support sa 2.2. Ayan, tapos nag-bounce na siya right now. And syempre, yung target natin is sa 2.27. Diyan. Ayan, kasi ano siya, patalbog-talbog lang dito, ano, since noong September. Ayan. September 2022. Okay, so tignan natin kung siya ay mag-crossover dito. Ayan, no. So, super, ano na. Super close na nung MACD and si signal line, ano? MACD line and signal line. And sa lower time frame, same lang. Ayan. So, siguro pwede tayong mag-add dito ng trend line. Eto. Okay, pwede yan, ano? Ayan. So, base dito, $2.25. Ayan. Pero syempre, mas okay na gawing basis yung sa may horizontal. Ayan. Mas ano yan, mas strong, guys. Okay, tignan natin kung dito ba or dito, no, sa diagonal ba or sa may horizontal. Ayan, mare-reject siya, no, sa ABA. Ayan. So, next natin is dito. Okay, silipin natin itong si dito, guys. Dito. Ayaw talaga mag-save. Sige, bayan mo na. Ayan. So, yun nga lang. Pagka nag-ano tayo ulit, eh baka di ko na maalala yung mga ano. Kung mga dinagdag po nating trend lines. Ayan. Dito, still bearish. Okay, bearish pa rin yan. So, same lang, ano. Support sa 2.28. Ayan, sa 2.3. Malapit dito, guys. Ayan, sa part na to. Ayan. Ayan, pagka sinilip natin to sa, ano, sa big picture, o, diba? So, yun talaga yung kanyang, ano eh, next strong support sa 2.3, guys, for dito.
Ayan, so oversold kaysa weekly, pero still pwede pa rin itong mabuhusan even though na siya ay oversold na sa different time frames, ano? Ayan, no? Diba, oversold. Okay, so dito sa 4-hour chart, okay, pwede pang humukay ito dito sa oversold. Ayan, since malapit naman dun, eh. Ayan, tapos yung last natin is SPN Easy. Ayan. Nagbabalik loob. Okay, silipin natin sa daily chart. So, since nung na-hit tong si 1.05 is nagkaroon siya ng short rally. Okay, so ilang percent to? Ayan, so halos 10, ano? 10 to 11% kung isasama natin yung week. Okay. So, dito guys, next target. Okay, so pwede dito. Ayan. Sa 1.2, pwedeng ano natin dito. Next target kung siya ay magbe-breakout since malapit kasi sa may resistance, eh. Ayan. Tapos, kaya sa lower time frame na tayo. Support sa 1.13. Then, yung ating target nga dito is ito, si 1.2. Ayan. So, wala namang ano dito, kakaiba, no? Ayan, no? Pero still, ano to guys, ano? Still bearish pa rin to. Ayan, kasi bounce play yan, eh. Diba ba? Since oversold dito sa daily. Ayan, tapos sa 4-hour chart, nag-oversold din. Ayan. So, I think tapos na po tayo. And see you po sa next video. Bye-bye.